Masa emang robot tahu? Sentral. Ang Cagayan de Oro ay isa sa pinakamaunlad na siyudad sa Mindanao. Itinuturing din itong Adventure Capital of the Philippines. Ngunit marami sa atin ay hindi alam na dito rin pala sa Cagayan de Oro matatagpuan ang first allotment garden sa Pilipinas na di umano'y hango sa konsepto ng mataga-Europa at North America. Pinangunahan ito ng PUVEP o Peri-Urban Vegetable Project, isang research and social outreach program ng Xavier University. So, maybe I start first with explaining what peri-urban means. It's actually coined from periphery and urban. And as you all know, Cagayan de Oro City grew so much in the last 20 years. When I started here in 1993, Manresa was still outside the city. Difficult to get downtown, but now we have a four-lane highway, NSM. Pinuntahan namin ang barangay Makasandig, isa sa mga beneficiary ng programang ito. Pero tila, kakaunti lamang ang kanilang pananim. Dahil nung nakaraang taon, inambalos ng malaking baha ang kanilang pinaghirapan na pananim. Itong Enero 3 o Enero 14. So kaduhata mi agiig baha dire. With the help sa kuan agi students and STP through Dr. Robert Holmer, ni Miss Marcela ug ni Mr. Lito, napatabangan nato dire og rehabilitate. Ang tanging problema ngayon na allotment garden sa Barangay Makasandig ay ang pagkukunan nila ng tubig. Tila mahina na rin ang labas ng tubig sa kanilang pump. Doon natay kuan diha hand pump not a deep well at hand pump na pwede nato mabutangan sa jetmatic. Then kana siya naanata ready na ang jetmatic which is gi provide sa PUVEP bag umaga na siya 1 horsepower. Then ang usa lang is tungod at tung hitabo sa January 3 o January 14 nga baha, big baha nga gi abot diri sa among garden, na apil og ka daot ang katong jetmatic. Sabi nga nila mahirap kalabanin ang kalikasan, pero gayon pa man, kailangan natin tumayo at labanan ito. Pero hindi lahat na allotment garden ay na-survive. Pinuntahan namin ang Mount Carmel Allotment Garden sa Carmen na di umano'y iniwanan ng mga nangangalaga nito. Tila walang tao nang marating namin ang Mount Carmel Allotment Garden. May ilang pananim pa ang natitira, pero tila kulang sa alaga ang mga pananim dito. Sinubukan din ng aking kasama kung gumagana pa ang kanilang hand pump. Pero tila, tulad sa barangay Makasandig, medyo mahina na rin ang daloy ng tubig dito. Maya maya pa, merong dumaan at nagtanong kami kung meron bang nagbabantay dito. Isa oras ang mabalik pa.
siguro hapon na siya ito balik. Unya hapon? Pero nagi gabantay dia. Nasa da matulogan? Adia sa gatulog. Ah, sige, salamat ka. Tinanong namin ang Puvep kung bakit hindi na-sustain ang garden na ito. To question why the Mount Carmel allotment garden failed, I think that also had several reasons. Maybe, as you know, the target beneficiaries were the waste pickers of the landfill site, and possibly they found them scavenging economically maybe more attractive, because what you scavenge per day, you get an immediate cash. And while it's in gardening, the cash is not that immediate. Hindi man naging determinado ang mga taga Mount Carmel Allotment Garden, pero dito sa Barangay Lapasan, mahalaga ang pagtatanim sa bawat beneficiaryo ng allotment garden nila. Ang Hillside Allotment Garden ng Barangay Lapasan ay tinuturing na 2008 Best Allotment Garden ng Puvep. Umaraw man o umulan, patuloy pa rin ang mga hardinero dito sa pagtatanim at pag-aalaga ng kanilang pananim. Malaking tulong di umano ang programang ito sa kanila at sa mga kapitbahay nila dito sa Lapasan. Economic benefits, better income, I see health benefits, better nutrition and exercise, and I see also enhanced community and family values. And of course, not to forget also maybe better environment, because in all of the gardens, the gardeners do recycling of waste, so biodegradable waste is used. Masulti sa gibutang project dito sa Puvep kanang allotment garden. Kira kayo. Kay makatabang sa kalisod kay ang ilang halin sa ilang ipundar diha nga tanom, makatabang sila kalisod, kapat sila bugas. May usap pa. Gwapo among lugar kay dahil sa mga tanom. Sa among inadlaw-adlaw nga ginagmayng kinahanglanon. Oh, wat lan nga wag may palit bugas nya na mahalinan may palit mahalinan may utan na makapalitin sa bugas. More expensive where will you cut, and if you grow then food or vegetables close to your home, it will really contribute to food security. And also from some surveys of the allotment gardeners, we know that about 70% of the vegetables they grow, they sell it to the neighborhood, so people who come to the gardens and buy. And we also ask some of the customers, why do you buy the vegetables in the allotment gardens? And the usual answers we get, it's always fresh. We know how it is produced, so we have confidence that it's produced in a safe way. May bomba. Wala spray. Wala spray. Other answers were that we can even buy small quantities only, maybe only 2 pieces of eggplant or 2 pieces of pepino, so it's always fresh. And of course, we do not spend time and fare to go to the public market. About 5% of the vegetables they grow are giveaways for friends and families. And I think that is also a benefit I observe, a non-monetary benefit, because it makes people proud that they can produce something. So also poor people have a talent. So yeah, just proud, just by putting a seed in the soil, it will produce something and they can share it. About 20% is used for own consumption. And we also know that this increases the vegetable consumption of the family. Because you have to know also the Philippines is one of the countries with the lowest per capita consumption of vegetables. We have as benefits better income, also increased health, because they also exercise and most of them enjoy working. Ang katabang kay
tungod nga murag makakuan sa among kan ba nanang murag exercise sa kan murag maliskip to ka sa akong pagidaron ron 64 na ba ako. Dito rin namin nakilala si Ma'am Geraldine Saludos, isa sa mga beneficiary ng programang ito. Napakalaking tulong di umano ng guardian na ito sa kanyang pamilya. Agway bugas, baligya din. Pitsay, tugpugon, tangkong, baligya sa highway. Kadadlaw, magid na yung mahalin ka ng kamunggay. Dako ikatabang sa amok tinuray. Mayantag. Napay panghatag mga seedlings, abono. Napagpasyahan ng aking mga kasama na dito na muna kami matutulog sa bahay nila Ma'am Geraldine. Doon na namin nakita kung gaano'ng kahirap ang buhay ng isang mahirap na Pilipino. Lalo, sinisipin mo kayo ako na. Kamay kanyang umbalay ba? Dinat na namin ang panganay na anak ni Ma'am Geraldine na naghahanda ng pagkain para sa kanyang bunsong kapatid. Hinalong asukal, tubig, at kanin ang panghapunan ng kanyang kapatid. Sanay na si John Patrick na mag-ulam ng asukal at tubig para lamang mabawasan ang gutom. Sa inyong priority ang kanan sa garden ninyo, baligya ninyo inyong gulay or isudaan ninyo dere? Baligya. Mas dagan gid ang baligya. Bihira man kay makautan di. Siguro man ang baligya may lang kapayt bugas po. Kaya laking pasasalamat ng pamilya Saludos at ng buong hardinero dito sa Hillside ang binigay sa kanila na garden. Hindi man ito napupunan ang lahat ng gastusin nila sa araw-araw, pero napakalaking tulong ito sa lahat ng pangangailangan nila sa buhay. Sa mukha di si Didoy padayon aming kuhan kuya garden. Sa ako lang gabahin, okay na kayo magpirmindi yung tape. Kaduhan ni Rasdol. Kung siya mga bimar natay tanong, murag galitan na itong mukuhan. Tambalan ba yung nana? Kung natay malintihan, lalikas na itong kamang, maniram ka doon. Ang problema ng kuliha kay dilipman atong yuta.
ito lamang ang tanging kinatatakutan ng mga hardinero dito, na dumating ang araw na kukunin na ang kanilang lupang tinataniman. Kaya gusto ko bigay, ano ma, ang mga tao, mga tagag, matagaan o trabaho, masama, magpagalong, ha? Oo. Kumanana ka ron, doon ay kontrato na ang barangay. Nga, once nga, gamito na mo, ilang hektar, mintas tanto nga lang pang wala pa nahalin. Yeah, oo. Oh. Anana, ay kontrato, kompleto na siya. Pero kung saan na, ma-expire ang kontrato sa... Wala, anytime. Anytime. Hmm. Basta mapalit ko na, ibayad. Mapalit na, mapalit, oo. What I still wish for the future is a better institutionalization of allotment gardening into local legislations. Happy about the recent executive order 776, which was issued by President Lory Arroyo, because it fosters urban gardening. Dako kayo among pagpasalamat sa PUBIP, labi na kang Dr. Holmer sa iyang dakong tabang dinhi sa tatagsa-tagsa na mo kang pamilya na nakaabil dinhi sa allotment garden sa among barangay, labaw sa tanan din sa among sitio. Ganyan ang buhay hardinero dito sa syudad. Wala man sariling lupang tinatawag na kanila, pero ang tanging puhunan nila ay ang sipag at determinasyon upang labanan ang kahirapan at gutom ng mga sarili nilang pamilya. Change it to white snake.